mga kalakbites. Minsan ba'y naitanong na ninyo kung meron din kayang patron saint ang mga sundalo? Interesting, di ba? Nandito tayo ngayon sa Ususan, Taguig, kung saan matatagpuan ang St. Ignatius of Loyola Parish. Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan, dito sa Lakbites! Tuloy po kayo dito po sa parokya ni St. Ignatius of Loyola Parish, dito sa Ususan, Taguig. Maligaya pagdating dito sa parokya ni St. Ignatius de Loyola! Woo! So, si St. Ignatius ay pinanganak noong October 23, 1491. So, sa Aspetia, isang lugar sa Gipuzkoa sa Northern Spain. So, siya ay pangbunso sa 13 magkakapatid. So, yun yung ano, yung lugar nung ano nila ng tahanan niya, Loyola, yung kastilyo o castle ng Loyola. So, nung bata-bata siya, siya ay isang sundalo, isang kawal. So, nakikipaglaban sila sa isang digmaan laban sa mga Pranses, sa French. At medyo sinamang palad siya na tinamaan ng bala ng kanyon. So, medyo na-injured siya, no, nasugatan. So, kailangan siyang gamutin, operahan, at magpahinga. So, matagal-tagal din dahil nga ano, yung inayos yung buto niya. So, imagine natin, no, yung ano ng medisina noon, mga panahon na yun. Kahit ngayon lang, di ba, pag buto, matagal bago gumaling. No? So, siya, gano'n, ilang buwan din, halos 1 taon din yata siyang nagpahinga para gumaling yung kanyang ano, injury. So, ang ginawa niya, siya ay nagbasa ng mga available na aklat. So, yung isang aklat na binigay sa kanya, yung aklat sa buhay ni Jesus, at yung isa pa, yung tungkol sa buhay ng mga santo. So, bali, nagkaroon siya ng parang spiritual awakening. No? So, dati, medyo makamundo siya, yung makasanlibutan. No? So, hindi siya ganun kalapit kay Lord, no? Pero dahil doon, parang yung kanyang buhay spiritual, buhay pananampalataya ay umusbong, no, na buhay. Mula sa kanyang karanasan, napagtanto ni San Ignacio ng Loyola ang malalim na relasyon sa Diyos, kaya kanyang nasabi, "The servant of God earns half a doctorate through illness." March 25, 1522, pumasok si San Ignacio ng Loyola sa Benedictine Monastery sa Santa Maria de Montserrat upang simulan ang kanyang paghuhubog sa pananampalatayang Katoliko. So doon, no, dahil siya ay isang sundalo, so inaalay niya doon sa mga lady, yung mga ano, yung kunyari reyna, yung kanilang pagiging sundalo. So, eto naman, inialay niya sa Mahal na Birheng Maria, yung espada niya at yung punyal. So, parang yung buong buhay niya, inialay niya kay, ano, kay Mama Mary. So, yung naging contribution ni San Ignacio, no, so, siya ang nagtatag ng Society of Jesus, no, yung mga Jesuita. No. Alam natin ang naging tulong ng mga Jesuita para makontra ang Protestantismo, no? At ganun din yung sa larangan na edukasyon, yung mga ate-ateneo dito sa atin, no? At syempre yung sa banal na pagsasanay o retreat, no? So gumawa siya ng isang aklat, yung Spiritual Exercises,
At napakalaking tulong nito para gabayan yung mga sumasailalim sa banal na pagsasanay. Ayon kay St. Ignatius of Loyola, the glory of God is humankind fully alive. Kaya naman dito sa parokya ng St. Ignatius, buhay na buhay ang paglilingkod at pagkakapatiran. So ang parokya ng St. Ignatius of Loyola ay tinatag noong September 12, 1986. Meron kaming araw ng debosyon, no? Tapos meron ding mga activities na ginagawa sa gagawin sa piyesta na talagang maipapakita doon yung maalam na debosyon ng mga tao kay San Ignacio. Sinabi ni St. Ignatius of Loyola, "Whatever that you are doing, that which makes you feel most alive, that is where God is." Tunay nga na naging kalooban ng Diyos ang pagsisimula ng parokya dito sa Ususan, Taguig. Ang mga mamamayan dito, doon nakatira sa mataas na bahagi ng Taguig, na ngayon ay global city na. At itong lugar na ito ay dati platian, laging basa, laging may putik. Ngayon, sa tagal ng panahon, nawala na yung mga tubig. Yung mga naninirahan sa itaas na bahagi, yung natawag na Mesa Pang, naisip nilang bumaba rito. Umusos yung mga mamamayan na yan, kaya yan, ususan na ngayon. Ngayon, sa pagtigil nila rito, nagkaroon ng mga bahay na, nagkaroon na ng mga sityo, purok. Tapos, naisipan nila na magtayo ng isang pukda langinan. Kaya naglagay sila ng isang maliit na kapilya na gawa ng kawayan, sawali, at saka pawid. At yon inilagay nila dito sa pinakasentro ng Ususan, at doon nagpupunta ang mga tao. Si Isidro, na isang manging isda, nakakuha ng isang imahe sa lawa ng Laguna matapos ang isang malakas na pagbaha. Ngayon, inisip niya kung ano yung imahe na yun, kaya binigay niya sa mag-asawang Mariano at Siriaca. Eh, hindi rin alam ng mag-asawa, kaya nagpunta sila sa mataas na pamunuan ng simbahan at tinanaw. At doon nila nalaman yung pala si San Ignacio. Ngayon, sa matagal na pananatili sa bahay, naipa siya ng mag-asawa na ilagak na sa kapilya ang imahe ni San Ignacio. At ituring ng iyon ang maging patron ng Ususan. Mula nga sa pagiging isang ordinaryong kapilya, patuloy ang development dito sa parokya. Dahil sa pagtutulungan ng mga mamamayan, merong mga nakakaangat sa buhay na hindi na kinakailangan pang kausapin mo, kundi bagko sila pa ang nagkukusa, at maging yung mga nasa ibang bansa na mga mamamayan ng Ususan. Pag nalaman nilang may proyekto ukol dito sa simbahan, talagang nagpapadala sila ng tulong. Kaya ang simbahan namin, mula doon sa kapilyang gawa sa kawayan, sa wali at pawid, maraming pagbabagong nagawa. Siguro mga 5 beses na ito hanggang sa sumapit na nga tayo sa ganito, itong kasalukuyan. Sa paglago ng pananampalataya ng mga taga rito sa St. Ignatius of Loyola Parish, kasabay din ang pag-unlad ng programang pamparokya. Kaya talagang God will not be outdone in generosity, ayon sa kanilang patron. Well, ang program po namin as PPC, siyempre it should be in line with imitation of St. Ignatius. So it's geared towards bringing people to the church. Ang pagsulong po ng devotion kay San Ignacio, we saw it a beautiful way also to show his relationship with Mama Mary, since we all know that his salvation story started from Montserrat when he surrendered his espada kay Mama Mary.
and his salvation story is to Jesus through Mary. Meron po kaming 15 na active na bukluran po ang tawag namin, but actually it's basic ecclesial communities. Ganyan po. And I'm proud to tell you na they're really active in the sense na kahit po panahon ng pandemic, they took the courage of going to places and bring goods. They bring help, ang tawag namin ayuda, sa mga ano po, sa mga kabukluran. And until now, they're so active. Ang start po namin ng celebration ng Fiesta starts with June. June 1st, ano na po, nagsisimula na mga bukluran leaders to bring the image of St. Ignatius house to house. Ang tawag po namin doon ay Dalaw Patron. So that we're hoping na bawat bahay nadadalaw ng patron. So they pray over, yung the image will stay overnight. The next day, we'll go to the next house. Yun po. And there's a prayer particular to that. And that's the whole month of June until July 30 po. Through the imitation of St. Ignatius, yun sa kanyang, di ba yung sabi niya na yung generosity. Di ba? Giving without counting the cost. So doon po, ano, doon nag-evolve yung aming Balikandog program in a way na that's where we get our ano, resources. So that lahat po ng, ano, we're hoping na lahat ng taga San Ignacio will have the card. Meron po kami niyang card. Okay, so every time, each month na nagbigay ka ng yung Balikandog, so it is ano po, recorded. Then, so they do that through the office. Yun po yung naging programa namin to sustain our ano po, mga programs. Paalala ni St. Ignatius of Loyola, he who carries God in his heart bears heaven with him wherever he goes. Taglay-taglay ito ng mga kabataan ni San Ignacio sa pagkilala nila sa natatanging karakter ng kanilang patron. Viva San Ignacio! Viva San Ignacio! So ang Espada Festival, isa tong parada. So nag-uumpisa kami sa harap ng simbahan. So bago kami mag-umpisa noon, inaalay ni Father Manny or inaalay kung sinong parish priest yun na nandun sa taon na yon dun sa gaganap na San Ignacio. At yung San Ignacio na yon pagkatapos ialay na yon dun kami mag-i-start, umikot sa buong ususan. So from simbahan, iikot kami sa buong ususan at babalik kami dito sa harap ng simbahan. Pagdating dito sa harap ng simbahan, iaalay naman ni San Ignacio yung espada kay Our Lady of Montserrat. Si Our Lady of Montserrat, well, doon din sa base sa totoong storya ni San Ignacio, inalay niya yung espada kay Our Lady of Montserrat. So nakikita nila kung ano ba yung ginagawa. Also, yung mga bata na sumasayaw dito, yung mga nakakasama namin, is nagkakaroon sila ng mga formation. Kung sino ba si San Ignacio, sino si Our Lady of Montserrat. Kasi kilala lang nila si Our Lady of Montserrat, yung birhen na sunog ang muka. So this time naman, para hindi lang siya it's all about festival, ikinakalat namin. So, nakikilala ang si San Ignacio through the festival. Ang layunin ng Espada Festival is yung i-promote kung ano yung nagawa ni San Ignacio, kung ano yung nai-offer niya. Dahil nung ginagawa nga yung Espada Festival, so si Kuya Jomar ang founding chairman. Based sa kanya, habang iniisip niya yung Espada Festival, kung ano yung pwedeng gawin, is binalikan niya yung buhay ni San Ignacio, which is si San Ignacio, kilala natin na makamundo, kilala natin na galing sa marangyang pamilya. Pero isinantabi niya yung magandang buhay, ipinagpalit niya ito para sumunod sa Diyos. At ang naging simbolo nito ay ang espada. Viva! Viva! Viva San Ignacio!
Si San Ignacio ng Loyola ay idiniklarang santo ni Pope Gregory XV noong 1622. So siya ay patron ng mga sundalo dahil siya ay dating sundalo. At ganun din siya ay patron din ng mga sumasailalim sa banal na pagsasanay o retreat, yung mga retreatants. Dahil siya yung may akda ng spiritual exercises. So, ang kapistahan niya ay pinagdiriwang tuwing ika-31 ng Hulyo, July 31. No? So, yun din kasi ang araw ng kamatayan niya. Kaya, so, sa edad na 64 years old. Nais ko po kayong anyayahan na dalawin ang aking parokya, St. Ignatius of Loyola Parish. Lalo na po tuwing Martes ng umaga, after ng Misa, meron po kaming pamimintuho kay St. Ignatius of Loyola. So, punta lang po kayo dito. Kung sa disiplina ng mga sundalo, meron silang sinasabing blind obedience o follow instructions first before you complain. Pero ayon kay St. Ignatius of Loyola, discouragement is not from God. Kaya sa anumang laban meron tayo ngayon, kapit lang, sagot tayo ng chief general ng ating buhay. Walang iba kundi ang Poon nating mahal. Muli si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbays!